Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Live mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Sinirmahan ng mga Rodrigo Duterte ay Secretary Fire No. 38 na kumukura ng Lagos Island Region noong 7 ng Agosto. Nagkakansala ito ng Executive Order ni Commissioner Pangulong Benigno Aquino III noong taong 2015 na nagtatag ng sinasabing rehiyon. Ang rehiyon na ito ay binuko ng Lagos Occidental at Lagos Oriental na dati ay maghahati at personal Region 6 at 7. Dahil sa pagpupuwag ng rehiyon ito ay babalik sa Region 6 ang Lagos Occidental at ang Lagos Oriental naman sa Region 7. Pambalita, ang DOLE ay nagpapapalabas na ng Order 174 na nalagyan sa pagwakas ng ETO. Ngunit ang ilang labor groups hindi pa nasiyan rito. Narito ang report. Naglabas na ng kautusan si Labor and Employment Secretary Sylvester Velo III nitong Webes na nagbabawas sa mga maiigsi at palit-ulit na kontrata sa pagkuha ng mga empleyado tulad sa tinatawag na ENDO o End Contract Agreement. Sa pagpapalabas ng Department Order 174 Series of 2017, partikular na ginawang halimbawa ni Velo ang kontrata na hindi pinapaabot ng 6 na buwan ang serbisyo ng empleyado para hindi ito maging regular sa trabaho. Una nang ipinangako ni Velo na ibabasura nito ang department order na pinupunan ng mga kritiko na naging dahilan kaya nagkaroon ng ENDO na ginagamit ng ilang employer. Nangako rin ang kalihim na mahigpit nilang ipatutupad ang bagong kautusan, pati na ang lahat ng batas at patakaran para pangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa. Kabilang ang pagbawakas ng ENDO sa mga ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya. Nagbabala pa ang Pangulo sa mga negosyante na nagpapatupad ng ENDO na sundin ang batas kahit hindi isa ilalim sa audit ng DOLE para hindi sila mapatawan ng parusa. Sinabi ni Velo na magdadagdag sila ng mga tauhan para masubaybayan ang implementasyon ng bago niyang kautusan. Pero sa kabila ng bagong kautusan na inilabas ni Velo, isang grupo pa rin ng mga manggagawa ang nanawagan kay Duterte na alisin sa pwesto ang kalihim. Sa isang pahayag, sinabi ng Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines na ang kautusan ni Velo ay magpapanatili naman umano sa contractualization sa bansa. Isang dahilan pa rin kaya hindi nare-regular sa trabaho ang isang manggagawa. Problema sa basura. Paano ba natin masusunusunan ang ating bansa? Narito ang report. One of the most common problems our world is facing is the menace brought by garbage. This is one of the main reasons why Mother Earth is in hazardous state. Many of us are too lazy to throw our waste into the garbage can. We either throw them at sidewalks or at places where there are piles of garbages. If not cleaned up, it will give out grave effects to our community. Because of this environmental problem, even our oceans are at risk. According to a study conducted by the Ocean Conservancy and Mackenzie Center for Business and Environment, the Philippines is ranked 3rd among the 5 Asian countries who are big dumpers of trash into the sea. Because of this, our world is in great jeopardy. The question is, how can we help alleviate the effects of this unforgiving pollution? The key to this is simple, by doing reduce, reuse, and recycle. We can help Mother Nature heal its disease that she's been suffering for years. Let's all take part in saving our home from vanishing. Here are some tips to lessen the effects of garbage. Separate your garbage into two, the biodegradable and the non-biodegradable. Gather all biodegradable waste into a compost bin. They can help fertilize plants, giving us greener environment. Reuse trash like plastic bags and scratch paper. Plastic bags take hundreds of years to decompose and they can pollute the soil, hindering the plants to grow well. Recycle some trash like plastic bottles, newspapers, or styrofoam. Use your creativity. Even the plastic bottles or other used things can be turned into works of art. These are just few of the things that we can do to help our Mother Earth heal. If each of us will just find ways and we work together hand in hand, the future will be so much brighter and we will all see heaven here on earth. Let me ask you, have you done your part? If not, then move before it's too late.